Yo voy a guardar para luego de tarde. Nel primo mattino mi ricordavo che quest'ora sarei dovuto osservare il Cristo, hai la tua parola, hai il Cristo, hai la tua parola lasciata in quella parola, la partita, con la malasciata, a parlare di certi e alla malasciata. Questa parola è un po' di un'altra, ma un po' di un'altra.
Thank you.
pinagbibigay ang pagpili mo sa kalangitan. Upang sa pagsulat namin bilang abang araw, kami makarating sa sinabi ng pastor na pinamay na siya ang nagmamalakit at kasama ng Espiritu Santo magkasama ng hangga. Amen. At yun po po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sumisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihan na ginawa namin sa lumpok ito at kung paano siya umalik, tarastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang tao ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusan gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Siya'y inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinapin ninyong mga kapartayo ng bahay. Ang siyang naging batong panunukan. Kay Jesucristo namang natatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan namang ang ibinigay ng Diyos sa ikaligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa Juan. Mga pinakamamahal, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ang isang pastor na handa pag-alay ng kanyang buhay para sa
muito corpo. Muito gusto, muito corpo. Non può non corpo gusto che trovavi con una buccia di sale. Però, a loro di non vedere, non hai scelto di sale. Perché non lo si muove. Ma il concorso non si muove. Durante l'inverno, na bala di Israele. Sono una libera, una libera, non dobbiamo considerare una catatapusa, una danza, ma un corpo sa bala, la hapoli, kulimara, papapala, si osi. A fuego, a
Yung ating komunikasyon, oo! Mali yung paggamit ng komunikasyon. Bakit? Ano nga rin natin na napangalan yung komunikasyon? Kasi lalang sa libro, sa lalang ang sampayanan o kahit na sa kapulungan ng isang sampayanan. Napakalaga para ipahatid ng mga bagat pag-virus, mga programa na ginagalang maalos at tumas ng komunikasyon. Ngayon ka lang kasi ay ngayong panahon na ito ay kumisan na nangyari sa komunikasyon ay ang dapat ay strategies. Ano yung strategy? Sa mas malamang pagkakalang tiyatawag manipulation. Hindi na manipulate ang flow of communication. Alala ko tuloy yung sa kaibigan. Sabi na pala, ito magsiselfie ka. Nakataas ka yung cellphone. Sabi ko bakit? Para hindi makita yung bilibig ng mother na pataas. Ito ang sabi. So, sabi na namin ay angel. Kung saan ka mas pagod tayo kung kanyang pagkikulisan. That is, mayroon na rin ang manipulation. Kasi sabi na ay anong angel? Na kung saan ay makita. Kung isa ay hindi na yung tunay na nakikita ang pagkulos baga may kaya ang pabawi ko namin. Kaya, bago na kung saan ay nakikita ko natin, kailangan natin yung komunikasyon na maayos. Ang gabala natin, yung manipulation, lalo na may panahon ito, nag-usin yung tinatawag namin fake news. Nag-proliferate, gumawa na rin ang manipulation. Bahagi ko dyan. Habang nilang ko at may mga pag-virus na rin ang inaalis yung may lukuli ng pag-inay at pag-virus. Saan ka pa nakabasa? Yung komunikasyon. Yung komunikasyon na dapat na rin ay hindi para sa manipulation. Kung hindi siya manipulation sa ay kinakailangan ito ay nakabase sa timpanan ng ugnayan. Sa ugnayan, sa timpanan ng ugnayan. Covenant relationship. Kinakailangan mag-establish yung relationship. Pero kung siya sinasabi ng iyo, and that is true in every relationship. Lalo-lalo na
bilang isang mabuting pastor. Pinakailangan ko yun, ma-establish yung ugas na komunikasyon. Maging ikaw man yung leader, o ikaw man yung pinagmumulungan, pinakailangan ko yung may paliwatid. Alam niyo po yung sasabi na rin, pero kung ano kaya ng straight light natin, kapago, ano yung sabi natin, wala ka yung patay yung straight light. Yung pala yung mga straight lights niya, ginagawa ko pala ng mga homeowners. Kahit yung mga ilaw na wala. So, ano ba, hindi ko rin tayo natin. Kasi bakit, kapag ko rin yung program, magkakaroon yung babae, Matthew, pero straight light. So, pinakailangan ko na kung saan yung makita mo natin yung paglaro ng ating komunidad. Pinakailangan ng maging bukas tayo sa komunikasyon. Kaya kaya sabihin ko pa rin, kapag kaya sa Diyos, hindi na komunikasyon, ako ba lang yun? Tapos na sa Diyos pa. Kung hindi makuha yung suggestion mo, hindi mo na problema. At least, nag-communicate ka. So, ginagawa na establish ang open communication. At ang communication na alin, does not matter. But rather, based on covenant relationship. Pangalawa, silence. Bahagi mo ng pagkulong na kung saan ay nakita namin yung kahalagahan na katahimikan bilang isang mabuting pastor. Kinakailangan tayong tumahimik, magbigay. Tingnan natin yung pagkakaroon na inilalaman sa amin sa sitwasyon na pinagugulangan namin. Kasi kami, sabi na kung pinakailangan ng komunikasyon para malaman, para malaman ng bawat isang kasiguran yung pinakailangan sa dalang ng kasalanan, nakikilala ng pastor ng kanyang mga tupa. Kasi yung masunod sa amin, we also communicate in silence. Kahit ang body language. Pero we need silence para alam. Kasi, sabi nga natin, doon na pinigil na makikintilan yung aking pinapatanuan. Kinakailangan tayo tumahimik para hindi na niya makapakinig. Kami yung mga signalista, magkong silensyo. Bakit? Pagdating ko ng 10 o'clock ng gabi during the formation day ay great silence. Wala nang pwede magkulituha. Pinakalatulog ka na. Lights off. Bahagi mo ng pagdulos. Sa tabi na yung wala ay God speaks in great silence. Alam mo, mula ng 1995, isa po sa mga naituro sa akin ni Pope Francis nung siya lumalaw ko sa Pilipinas ay yung panahon ng kapanitikan sa loob ng isa at kapag ng homily. Kung inyo po maalala, mula ko nung 1995 na lumalaw ko sa Pope Francis. Kasi mga inyo po makikita, kahit naman sa magulay ng isa ni Pope Francis ay pagkatapos ng homily niya hindi tayo mag sumasama para tayo tulong mo na yun kasi sa pili o commentary ng mali tumahimik tayo sa magulay. So, hindi po lang ginagawa ko. Bakit? Baka mo, kahit na mahaba yung sermon ko, o kung baka mo,
hindi lang sa ito. Hindi lang ito sa akin. So, pinakailangan natin ipakita ang pakita namin. Kasi kung minsan, hindi lang ang mga sinasabi ng bibig, yung minsahe na ipinigilan. Kung minsan, sa gitna ng katahimikan. Pangatlo, integrity. Integrity. Ito ngayon yung mga malaking hamon sa lalang ako. Pero ito yung bahagi na hinihingan ng mga. Pero ngayon ang panahon na ito ng mga kabataan. Kabagin natin yung mga post-millennials at millennials. Yung integrity. Kasi kung ito siya ang sinasabi natin ng alam. Maraming pangako na pangako. Maraming mga balak na hindi natutuloy. Maraming doloy hanggang doloy lang. Walang pagkilos. May mga kabataan sa isa sa mga pala. Alam mo, yung tamay ko, yung sinasabi sa mga wakang para todos.
sa ating mga ipinangako. Halimbawa nyo lang natin, sabi na natin ngayon ay prayer provocations. Word day of prayer provocations. Kanayang natin, hindi lang sa pagkabahay, ang kailangan ko sa sabi natin ng provocation para sa pagkabahay. Na ipagalami natin na ano ba ang question natin? Pagpapali, pagpapali, pag-aasawa, single blessedness. Pero, ay isa ako ay tayo ay daluna ng pagiging mabuting pastor ng ating Panginoon Jesus. Sumasa para tayo ang oras ko sa mga kapatid ng sa lahat na nagawa ng mga katulad. Sumasa para tayo ang